Nay, kamusta ka po? Mabuti po. Ano pong pagkain nyo, Nay? Ito, adong, yalamang, kain. Pag-uong, pag-uong isda. Isda po, na may kamatis. Kain po kayo. Sige po. Nay, ano pong pangalan nyo, Nay? Ako si Flor Denise Anday. Pasensya na, ako'y nakain. Flor Denise Anday ako, taga-barangay Tagapo. Taga-Tagapo po kayo dito. So ngayon, gan na po ganito katagal yung itsura ng bahay nyo na ganito? Matagal na po ito. Buhat pa po nung 11. Ito ay 2-11 pa. Bawal naman kaming manirahan sa tabi ng rilis. Kaya ginawa namin na sa reclap kami sa ilog kami nakatira. Bakit ganyan po yung kamay nyo? Ito po ay may diferensya. Patay po yung aking kalahating katawan. Na-stroke po kayo? Opo. No, pero naka-recover na po ako kasi po, nung ako po ay makarecover, hindi naman pwedeng umasa ka na lang. Kasi wala ka naman pong aasahan. Ngayon, opo, naka-recover po ako kahit papano, nagtatanim ako. Meron po akong taniman sa likod. May konting kangkong, may konting talbos. Yan po ang aking pinagkakakitaan sa ngayon. E paano na yung pagkamalakas ang ulan dito? Pag umuulan, may problema. Pag walang ulan, okay lang po. Dito rin kami natutulog. Wala naman pong problema eh. Kaya pag tumulog po, katulad po niya, lalagyan lang po ng mga sako-sako. Bahay na po yan. Ganyan po ang... paano na yung pag lumakas ng tubig dito sa ilalim? Hindi naman kami naaagos niyan. Iwas naman po yan sa gina. Paganoon. Pero paano pag malakas na malakas po yung... Nababa po kami, nalabas kami. Bawa, inabot po yung sahig. Kasi minsan po talaga, inaabot na ang sahig. Malapit na po siya sa sahig. Pag malapit na po siya sa sahig, ginagawa po namin, lumalabas na lang po kami doon. Doon po kami sa ibabaw ng rilis. Doon kami naglalagay ng sapin at doon yung mga bata, doon po namin nilalagay. Kaya po yung... Dito ka na nagsasahing, Nay? Opo. Yan, mayroong kanin. Bakit pag-uong ang ulam mo? Sobrang magkano lang po kinita namin sa gulay ngayon. Nagtinda po kami. Ang kinita po namin ay mahigit lang po 100. Bumili po ako ng gatas sa aking apo. Yung lang po ang aming talagang pinagkakahinaan. Hello! I miss you so much! Tignan ka kanina umaga. Ito yung brohe ni Lanay dito, oh. Sako lang din po, eh. Sako lang din po yun. Ayos naman po. Dito na rin siya. So, Nay, nagtatanim ka dito sa likod ng bahay mo para yun ang itinitinda mo. Ano po yung gusto nyo sana mangyari dito sa bahay nyo? Sana mapaayos. Kung meron pong magandang puso na makakatulong sa wala lang po talagang pera. Hindi ko po magawa ang makapag-alaga ng baboy. Meron po ako mga konting sisiw. Pag yan po na ipabenta, kahit pa paano may pera. Kaya alam ko rin talaga po sa uga. Gaano po kahirap yung buhay niyo dito, Nay? Sobra po talaga. Pag hindi ka kakayod, wala. Kailangan naman po kumahit kasi wala naman po talaga inaasahan. Kundi ako na po talaga ang kailangan kumahit para po kumita. Hey, ma'am, may sinain ka? May kanin ka pa? Wala ka na rin kanin. Ito yung kanin mo. Sige, Nay. Ngayon, bibigyan lang muna kita. Pagbili mo lang ng pagkain kasi ito lang po muna may tutulong ko sa inyo. Ano po? Kung may tumulong po sa atin, mga tulungan ka namin na mapagawa itong napakaliit mong bahay. Ha? Para paano po ay makapagsimula ka dito ulit.
Bigyan tayo ng tulong. Pilitin ko po, no? Baka may magbigay sa atin pambili niyo ng baboy. Sige na, tanggapin mo to. Pambili mo na ng pagkain, ha? Ay, salamat po. Sir, maraming salamat po. Kahit ka pa ng maraming. Papasalamat sa inyo. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong na po sa amin ito kahit papano. Ibigas na po. Meron po yung panggatas. Papasalamat po ako sa inyo. Sana po sir, marami po sino man po yan ay marami pa po magpapasalamat at tutulong. Matutulungan ninyo. Salamat po. Ito yung bukid ni nanay. Dito siya nagtatanim. Yan, para may pang-araw-araw po siyang gastos. Yan, dito niya daw kinukuha yung kanyang mga paninda. At least meron po siyang napagtataniman at pinagkakakitaan dito. Lupa, hindi po namin sarili to. Ay, sayang naman po ang pagkatiwangwang. Ayan po, ginawa ko po siyang taniman ng talbos, kangkong. Ayan po ang aking kangkungan. Saan po? Ah, dito kayang tatanim ng kangkong. Kasi ngulit, bawal po siya hindi makapigil. Yan po ay bakating lupa. Kumbaga, ginamit ko lang din po siya. Para sayang naman po kasi ang tiwangwang na lupa. Kaya tinaniman ko siya ng kangkong. Ayun po doon sa kabila, mga talbos kamote. Yung po ay naibibenta po namin ng 3.20. Sa madali ang bentahan lang po para po itong pera kagad. So dito po kayo nag yung pag naibenta niyo na to may pera kayo ano po? Kahit paano po may bigas na kami. Nagagawa po namin ng paraan. Naibenta po namin 3.20 at 10 piso para mabili isang benta. Nakatulong na din po kami kasi po sa palengke ang benta po ng gulay ay 10 piso ang isang balot na talbos. Kami po nagbebenta lang po namin 3.20. Parang ang sarap din po sa pakiramdam na nakatulong ka rin kahit 3.20, 10 piso. Masarap na po yun. Mabilis din naman po maubos ang ating ulam. Talbos, kamote at kangkong. Oh, salamat po, Nay.